The death, burial, and resurrection of Jesus Christ did not only result in salvation from sin, it also defeated the enemy, Satan. Kaya nga magtid nung si Jesus Christ ay namatay. No? Namatay siya. Nung siya po ay nag-suffer, no? Tuwang-tuwa si Satanas, akala niya panalo na siya, no? Tuwang-tuwa siya, no? Nung nag-suffer siya, biruin mo magtid yung natigo pa. Natigo. Napag-ihampas po, doon na pa ito yung mga hook na murag, mga taga, ano siya na? Parang taga ito, mangisda ka. Taga ba tawag na? No? Doon na yung hook na pag mo, bulubong to, pag bira ka na may surpo, langkat, dalay mo mga panik, no? Oh. Grabing suffering na ano, no? Naranasan ni Jesus Christ. Kaya akala ng Diablo, akala ni Satan na panalo na siya. Lalo't pa nung namatay si Jesus Christ. Pero, hindi niya alam na yun yung pasimula sa kanyang victory. Bakit? Yun yung time na ibinalik ni Jesus Christ ang buong sangkatauhan doon sa kanyang presensya. Diba? Dahil kung hindi namatay, inilibing at nabuhay si Jesus Christ, walang kaligtasan sa atin. Wala tayong kaligtasan. Dahil yung kaligtasan natin, doon lang nakasalalay. Kaya nga, kailangan natin na magpabaptize in Jesus' name, dahil sinabi natin ng Romans 6:4, no, na we are buried with Jesus Christ through baptism. So, ito natin ang kalooban ng Diyos sa atin. At yung kanyang death, yung kamatayan niya, yung paglibing at kanyang pagkabuhay muli, hindi lang nagresulta ng kaligtasan sa atin, kung hindi ang pagkatalo ni Satanas. In other words, yung ating pakikipagbaka ngayon, we destined for victory. Ibig sabihin, tayo mapit ay nasa winning side. Para bang si Brother Jumar, no? Umatin ng bidding, pero panalo na dahan si Brother Jumar. Oh. Pero, umatin lang siya for formality. Dahil kailangan eh. No? So, ganun tayo umatid, no? Tayo umatid, nakikibaka tayo, na nasa laman pa tayo eh. Hindi tayo makakaiwas. Pero, we are in the winning side. Bakit po? Dahil po, tayo ay panalo na. Dahil yung ama natin na si Jesus Christ, amen, ay nanalo na. Yes. He was already mapido. Hallelujah. Tinalo na niya si Satan, praise God. Hallelujah, sa kanilang pakikipagbaka, praise God, doon sa cross ng Calvary. Kasi sinabi ng 1 John 3, for the purpose the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. No? Kaya ang sinira. Di ba? No? So, ang tanong ngayon, but if Satan is defeated, kung natalo na talaga si Satan, why does the war still rages? Bakit mayroon pang pakikipagbaka ang mga Kristiyano hanggang ngayon? Italo na si Satan eh. No? Sabi sa tinatawag na ating pag-aaral ngayon, dahil according to the Bible, mahatid, no, na-destroy na ni Jesus si Satan sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa Calvary. Praise God, no? But meron pa, no? Nakikibaka pa tayo hanggang ngayon. Following any war, there are always pockets of enemy resistance, no? Rebellious troops that will not give up until forced to do so. Although Jesus defeated Satan, we are living in territory which is still occupied by enemy resistant forces. Understanding spiritual warfare strategies give us the ability to deal with these evil powers. No?
So kung bakit meron pa rin tayong pakikipagbaka, dahil kahit natalo na si Satan sa panahon ng Kalbaryo, yung kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus Christ, pero si Satanas ay hindi niya tinanggap yung kanyang pagkatalo. Oh. Yan yung napakatibay ni Satanas. Hindi niya tinanggap. Kaya hanggang ngayon, kahit talo na siya, patuloy pa rin yung kanyang pakikipag war, pakikipagbaka matin. Dahil alam niya, kahit talo na siya, meron pa rin tinatawag na mga rebellious troops, matin, na hindi talaga mag-give up, hallelujah, hanggang sila ay lipunin ng Panginoong Diyos. No? At ang kadahilanan na tayo'y nasa pakikipagbaka pa rin, dahil nandito po tayo sa kingdom of the world, na ang hari po ay si Satanas. Praise the Lord. So, ibig sabihin natin, nandito tayo, kaya tinawag tayo matin sa Word of God, sabi ni Paul, we are stranger of this world. Bakit po? Amen. Dahil hindi po tayo taga rito. Amen. Ang ating citizenship natin ay sa langit. Amen. Kaya nakikipagbaka tayo dito, matin, dahil nandito pa tayo, nag-aantay pa tayo sa redemption na gagawin ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Kaya kailangan natin magpatuloy na maglingkod, mamuhay ng may katapatan sa Diyos, mamuhay ng may kabanalan, may katwiran. Why? Habang tayo'y nag-aantay sa Diyos sa kanyang pagbabalik, na tayo'y masumpungan, maabutan ni Jesus nga, nagkinabuhi ng matarong kumbalaan. Amen. Say amen. Amen. Praise God. At upang patuloy nating maunawaan yung ating spiritual warfare strategy, praise God, hallelujah, kailangan matid na ating pag-aralan ang mga kaparaanan ni Satan. Satan is trying to keep men captive in sin through deceptive methods, no? Ito yung grabe na kaparaanan ni Satan, no? Sabi dito, Martin, deceptive, ibig sabihin, Martin, yung parang panliglang, intended to make someone believe something that is not true. Kung sarito pa na pamimiki, dilitunay. No? Ano yung, Martin, minsan pa naman, sa gawa ng Diablo, hindi mo malaman, halos magkapareho ang tunay at sa pakiki. Oh. Ano man, paano ka linlangin, paano tayo i-deceive ni Satan kung ma-identify natin na we are deceived by Satan? Ibig sabihin, yung deception niya talagang mapid halos kapareho sa isang bagay na katotohanan. Pero kung meron tayong tinatawag na discerning spirit, malaman natin that it is a deception by Satan. Malaman natin atong may balan na pangila di ay ni Satanas. Yes, God. Through deceptive methods, he is enticing men and women to temporary lust of sinful living. Muni grabe karon nagibuhat ni Satanas. Kay iyang linglangon, hallelujah, dayain ang mga tao upang gagawa ng mga sinful living sa pamagitan ng lust, no? Yung laman, yung pangibog, no? Yung pagnanasa, mapit, sa mga bagay na hindi kaluban ng Diyos. He aims for the affection of the soul and spirit unrightfully belong to God. Ito talaga mapid yung target ni Satan, yung ating mga kaluluwa. Then alam natin, alam ni Satan na yung katawan natin, wala naman siya babalik dito sa lubok eh. Yung kaluluwa ang gusto niyang makasama doon sa eternity. Dahil si Satan, hindi naman namamatay yan eh.
Wala siyang pakialam sa ating mga... Kaya nga, kapatid, kahit patayin ng... Kahit na, mga, na marami siyang papatayin tao, wala siyang pakialam. Bakit? Wala naman siyang mapakilbangan doon sa laman. Ang meron siyang pakinabang doon sa kaluluwa. Kaya gusto niya yung kaluluwa ng tao ang kanyang madala doon sa impyerno. Yeah. Kaya yun yung mag-suffer. Gusto niyang makasama doon na mag-suffer. Praise the Lord. Kaya, kapatid, hallelujah, yung ating text, the thief, which is Satan, cometh not, pumunta si rito, wala siyang ibang pakay, kundi magnakaw, magpatay, pumatay, at magsira. No? Pero sabi ni Jesus, siya'y pumunta upang bigyan tayo ng buhay na abundant. Satan still wants to be supreme ruler. No? Ito palagi ang ninanais niya hanggang ngayon. Kahit hindi talaga mangyari, pero talagang nagnanasak pa rin siyang maging ruler kahit sa mga creature ng Diyos. Tayo, praise the Lord. He is waging an intense battle for heart, mind, soul, and spirit of man. His strategy are directed to God, to His plan, to His people. The battle will continue until the great final conflict, which is you, praise God, the final conflict, which is the time after na babalik si Jesus Christ. Spiritual warfare is the analysis of spiritual principle and active participation in the invisible spiritual war. It includes, ma'aptid, hallelujah, study of the opposing forces of good and evil, the strategy of Satan, the spiritual strategies for overcoming the enemy. Spiritual warfare is more than a mere analysis of spiritual principle. It includes active participation in warfare by application of strategy in life and ministry. Kaya, ma'aptid, hallelujah, ating pinag-aralan yung spiritual warfare. Pakikipagbata sa Espiritu. Dahil sinabi ni Paul, we are not, we wrestle not against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipagbata sa ating laman at sa dugo. Bagkus, matid, through spiritual na pakikipagbata, matid. Kaya upang maunawaan natin, hallelujah, ang mga bagay na ito, we need to study the spiritual warfare. One of the most effective strategy of Satan is to keep believers ignorant of his devices. Ito yun, mga tip, no? Nga gusto ni Satanas, hindi natin malaman ang kanyang mga kaparaanan. Yeah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord God. We thank you for your word.